Bumababa man ang naitatalang bagong COVID-19 cases sa Metro Manila, punuan pa rin ang mga ospital gaya ng Philippine General Hospital. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Mahigit isang buwan na mula nang maghigpit ang NCR Plus para makontrol ang pagdami ng kaso ng COVID-19 at lumuwag ang mga ospital. Isa sa mga nakaramdam ng buhos ng pasyente ang Philippine General Hospital na isang COVID referral hospital. Kumpara noon, may pagbabago naman ayon sa tagapagsalita ng PGH na si Dr. Jonas Del Rosario. Pero hindi pa talaga consistently trending downward. Medyo pababa na pero hindi pa namin talaga damang-dama na malaki yung pagbabago. Mahigit 90% pa rin okupado ang kanilang COVID-dedicated beds. Puno pa rin ang ICU at ER. Nasa 80 pasyente ang naka-waitlist sa charity ward. Pero napapansin din nilang bumababa ang porsyento ng COVID patients sa kanilang ER. If it consistently goes down to the level maybe 2,000 a day, then I think we can ease up on the quarantine protocol na baka GCQ na. But having said that, I think we still have to base it on what's going on, yung numero. Kung patuloy naman po na bumababa, siguro merong reason, no? But it has to be calibrated because sayang naman po kung sumipa ulit, kung prematurely na ma-lift yung quarantine. Sa datos ng DOH, mahigit 5,000 ang bagong kaso ngayon na kamababa sa loob ng isa't kalahating buwan. Pero ayon din sa DOH, mababa ang bilang dahil 21 lab ang hindi nagsumite ng datos nitong linggo. Malayo rin ang kasalukuyang datos sa 1,665 average daily new cases noong Enero. Sa Metro Manila, mahigit 2,400 ang mga bagong kaso kahapon. Sobra pa rin sa 2,000 kaso na ayon sa Octa Research ay dapat maabot para kayanin ng healthcare system. Anything over 2,000 cases, ma-overwhelm po yung atin hospital system. Sa gitna nito, sabi ng Pangulo, compared with other countries, which is not really the time to make comparisons, but we're doing good in the fight against COVID, and Secretary Duque is the hero there. Pahayag na inalmahan ng ilang senador, mga frontliner anila, ang mga tunay na bayani. Gaya ng mga healthcare worker na humaharap araw-araw sa banta ng pandemic at nagpapalakas sa loob ng pasyenteng naikipaglaban para sa kanilang buhay. Medyo mahirap, sir. Baga, kahit pa paano na na-attach ka dun sa pasyente, naalagaan mo siya, nabantayan mo siya. Mababa rin naman sila sa auto kasi contract pa lang din ako sa DOH, ma'am. Pero, yun nga, kasi pag masaya ka dun sa ginagawa mo, pinupusuan mo, binibigyan mo ng commitment, binibigyan mo ng passion, kahit alam mong napapagod ka, is medyo nawawala rin. I appreciate wholeheartedly what the President said. The heroes are our frontline workers, our medical frontliners, our economic frontliners, kagaya ng sinabi ko. Dano Tingkungko, GMA News.